Hello at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa index fund and mutual fund. So marami kasing nalilito kung ano yung difference ng index fund sa mutual fund. So para maintindihan yung mabuti kung ano ba yung difference and similarities nitong dalawang fund na ito, kailangan muna nating explain isa-isa kung ano ba talaga itong mga fund na ito. Okay? So bago tayo mag-explain kung ano to, kailangan muna nating i-define kung ano ang isang fund. Okay? So pwede mong sabihin ang isang fund ay isang portfolio. So, kunyari, ikaw isang investor, gusto mong bumili ng different kinds of companies. So, let's say, for example, bumili ka ng Jollibee. So, may laman na yung portfolio mo, isa. Ito yung Jollibee. Ngayon, bumili ka uli ng isa pa, Meralco. So, dalawa na. Meron ng collection of stocks dito sa iyong portfolio. Ngayon, pwede mong sabihin ngayon na itong portfolio mo na ito ay isang fund. Okay? Isang fund yan. Ngayon, pwede mong lagyan ng pangalan yung fund mo. So, pwede mong sabihin na Be Happy Fund. Ibig sabihin, merong Jollibee doon. So, ibig sabihin, yung nasa unang part ng pangalan mo nung fund ay name ng strategy na ginagamit mo. So, ito yon, Index Fund. Ang ibig sabihin ng index fund ay strategy na kung saan ang laman ng fund na yon, ang laman ng portfolio na yon ay mga companies na nabibilang sa index. Kaya meron siyang pangalan na index. So ano ba yung index? Ang index ay yung Philippine Composite Index na nakalista dito sa PSE. 30 largest companies sa Pilipinas. Ito yon. Makikita nyo sa website ng PSE. Available naman yan for public viewing. Kung gusto mo manggayahin yung index, makagawa ka. So, kukopyahin mo lang to, bibilin mo yung mga companies na to, meron ka ng sarili mong index fund. Diba? Wala kang binabayarang management fee, makaka-receive ka ng dividends sa mga companies na yan. So, meron kang sariling index fund. Okay? Ngayon, ano naman itong mutual fund? So, alam natin yung fund ay parang portfolio lang yan. Different kinds of investment sa loob. Okay? Ngayon, bakit tinawag na mutual fund? Kaya siya tinawag na mutual fund dahil yung nasa unang pangalan ay mutual. Ibig sabihin, yung way ng strategy ng investment na ito ay hindi nagdi-dictate yung mga laman nung nasa fund eh. Ang ginagawa nito kasi, kaya naging mutual, merong different kinds ng tao na mag-invest kasama mo. Kaya parang mutual agreement, parang ganun, na mag-invest sa isang fund na ito, tapos merong mag-handle nung pera na fund manager. Okay? So, parang ang expertise nung fund manager yung binibili mo. Ngayong itong fund manager na ito, pwede siyang mag-decide kung anong klaseng strategy yung gagamitin niya. So, pwede niyang gawin, for example, index fund din. Index fund yung strategy. So, meron kang mutual fund na index yung strategy na ginagamit. So, ang tawag nila doon, index mutual fund. Okay? So, tulad nito, sa ALFM, meron daw ALFM Growth Fund. Ibig sabihin, yung strategy niya is growth. Yung pagpili niya ng stocks, meron daw silang criteria ng pagpili ng stocks na nakakategorize as growth na companies. So, collection ng mga stocks or mga companies doon sa fund, doon sa portfolio, na growing daw. So, ganun din kapag mutual fund na sinabi mong Philippine Stock Index Fund, isa siyang index na strategy
na index daw ng Philippine stock market na mutual fund. Okay? Yung mutual fund lang yung nagpagulo dun eh. Yung, kapag nakarinig kayo ng mutual fund, ang ibig sabihin lang nun, merong humahawak ng pera nyo. Babayaran nyo siya as management fee para sila yung mag-invest ng pera mo. So, kapag nag-invest ka sa index na mutual fund, yung ginawa natin kanina na kukopyahin yung listahan ng mga companies, bibilin to, same nung nakalista sa PSE, gagawin ng fund manager yon. Kukopyahin lang niya to. Tapos, babayaran nyo siya ng 2%. Ito yung tinatawag ni Warren Buffett na kung bakit medyo hindi siya pabor sa mga fund manager na industry dahil nagcha-charge daw sila ng 1 to 2% per year just for breathing daw. Just for breathing. Kasi kinokopya lang naman nila to eh. Sa PSE eh, o kung saan man silang stock exchange. Yung index na yan ay for public yan. Nakalista yan. Publicly, pwede mong gayahin. So, ginagaya lang nila yun. Tapos, charge ka nila ng 2% per year. Diba? So, ganun talaga sa pag-invest. Kung ignorant ka, wala kang alam, ikaw yung mawawala ng pera. Ganun talaga. Knowledge is power sa industry ng investing. Okay? Ngayon, ano yung difference nitong index fund sa mutual fund? Yung index fund, let's say for example, yung index fund na ginawa natin nung nauna na ikaw yung sarili mo na nag-invest, syempre wala kang babayarang management fee. Kung kinopya mo lang to, ginawa mo sa sarili mong portfolio, wala kang babayarang management fee. Ikaw yung nagmamanage ng pera mo eh, di ba? So, pati yung dividends na ibibigay ng mga companies na binili mo, sa'yo din mapupunta. Ngayon, ang mutual fund, may expense na management fee at hindi mo makukuha yung dividends. Hindi ka magkakaroon ng cash sa diretso sa yung bank account. Ang mangyayari kasi niyan, mapupunta dun sa fund manager at i-invest nila uli. So, wala kang cash on hand kapag nag-release sila ng dividends yung mga companies na nandito. Magre-reflect na lang yon sa value ng fund kung magkano mo siya nabili. Okay? So, meron pang isang type ng index fund na lately lang nagkaroon dito sa Pilipinas. Ito yung ETF. Which is na-discuss ko na sa ibang video. So, index ETF naman. So, para din siyang mutual fund, merong nagmamanage. So, ibig sabihin, meron ding management fee. Pero, ang kinaibahan niya sa mutual fund, pinagsama niya yung parang mutual fund at yung individual na pag-invest. So, isa siyang mutual fund na merong na nagbe-behave na parang stocks. Anong ibig sabihin ko nito? Merong dividends dito sa ETF kapag nag-invest ka. So, yung nauunang name, tandaan nyo lang parate, yun yung strategy ng investing niya. So, index ETF daw. ETF, ibig sabihin, ito yung fund na parang mutual fund na parang stock. Okay? ETF. Index ETF, so ibig sabihin, yung strategy niya, indexing. Pag sinabi mong index fund, anong klaseng index fund ba yan? Mutual fund? So, kapag sinabi niyang index mutual fund, isa siyang mutual fund, nagja-charge ng fee, pero ang strategy niya, index. Kukopyahin niya yung index, okay? Ngayon, in summary, kung i-compare mo yung tatlo, yung kung ikaw yung mag-invest directly sa market, meron kang dividends na marireceive, kukopyahin mo lang yung listahan ng companies, and walang management fee. Okay? Kung mutual fund naman, index mutual fund yung gagawin mo, merong management fee per month, per year, pero walang dividends. Okay? Kung index naman na ETF, merong management fee, at merong dividends. Okay? So, ikaw na mag-isip kung ano sa tingin mo yung mas okay dyan.
Siyempre, pabor ako dun sa individual na ikaw yung mag-handle ng stocks, di ba? Kasi publicly lang naman nakalista yan eh. Kukopyahin mo lang. Ang magiging problema mo lang dyan is kung wala ka masyadong pera. Kasi kung makikita nyo, yung price per share ng ibang companies matataas. So, hindi mo yan ma-afford lahat. Hindi mo mabibili lahat yung 30 companies kung matataas yung share price ng ibang stocks, di ba? So, ang gagawin mo, pwede ka nang mamili sa mutual fund or ETF. Kasi isa lang yung magiging share price nun, yung NAV tsaka yung kung ano man yung nakalista sa public marketplace na price nung ETF. Okay? So, isang share lang nun, mabibili mo na to lahat. So, yun yung magiging advantage ng mutual fund and ETF. Pero ang kapalit nga nun, merong management fee. Okay? Okay. So, yan lang po muna tayo ngayon. Kung gusto nyo pang matuto ng pag-invest and madagdagan yung knowledge nyo sa pag-invest, please visit my website dun sa howtoinvestforbeginners.com. And yung topic na ito, yung index fund and mutual fund, diniscuss ko to in great detail doon sa course na Beginner's Guide to Investing. So, as usual, kung meron kayong mga tanong, questions, leave nyo lang sa comment section below or message me. So, this is Wayne and thanks for watching.